pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay Martes sa 4th linggo ng ating 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon. At kaisa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan, lalo na si Brian Abu at mga anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Natatanging panalangin para sa 84th birthday ni Rija Lumbera. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap namin sa 40 araw ng paghahanda, ang aming kalooban ay iyong pagindapatin para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay upang masaya naming maipahayag ang magandang balita ng iyong pagliligtas sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Bumalik kami sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Nagtuloy kami sa gawing silangan, may hawak siyang panukat,
sumukat siya ng 500 metro. Pagkatapos, lumusong kami sa tubig na hanggang bukong-bukong. Sumukat uli siya ng 500 metro at nang lumusong kami sa tubig, ito'y hanggang baywang. Sumukat uli siya ng 500 metro, ngunit yaon na isa ng ilog at hindi na ako makalusong. Malalim ang tubig at kailangang languyin upang matawid. Sinabi niya sa akin, "Tao, tandaan mo ang lugar na ito." Naglakad kami sa pampang ng nasabing ilog. Nang ako'y pabalik na, nakita ko ang makapal na puno sa magkabilang pampang ng ilog. Sinabi niya sa akin, "Ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay." Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na nauugusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng Agos na ito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pangpang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito, ni mawawalan ang bunga pagkat ang didilig nito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ng mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Diyos na makapangyarihay, kapiling natin kanlungan. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanig man, kahit na sa dagat, ang bundok ay mabuwal. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Itong tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Nasa atin ang Diyos makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Ano man ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Magsitayo po ang lahat. Diyos ko sa aking gawad, lobing tunay na tapat, puso ko'y gawin mong wakas. Nang manauli ang galak, bunga ng iyong pagliligtas. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang pagdiriwang ng pista ng mga Hudiyo, pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethesda. Natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay at mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig. Ang maunang lumusong pagkatapos makalawkaw ang tubig ay gumagaling. Anuman ang kanyang karamdaman. Do'y may isang lalaking 38 taon nang may sakit at siya'y nakita ni Jesus.
Alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Jesus, "Ibig mo bang gumaling?" Sumagot ang may sakit, "Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lamang ako roon ay may nauuna na sa akin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka." At pagdakay gumaling ang lalaki, dinala ang kanyang higaan at lumakad. Noo'y araw ng pamamahinga, kaya't sinabi ng mga Hudiyo sa lalaking pinagaling, "Araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan." Ngunit sumagot siya, "Ang nagpagaling sa akin ang nagsabing dalhin ko ang aking higaan at lumakad ako." At siya'y tinanong nila, "Sino ang nagsabi sa iyo na dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka?" Ngunit hindi nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng tao. Pagkatapos, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, "Magaling ka na ngayon. Huwag ka nang magkakasala at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama." Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudiyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigi ng mga Hudiyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Uli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo tigit sa mga kababayan natin mula sa iba't ibang bansa. Natatanging panalangin sa mga nakikiisa sa atin sa pamamagitan na opisyal na himpilan ng radyo, ang 95.9 Radyo Totoo dito sa Batangas at mga Karatig Lalawigan. Ibig mo bang gumaling? Ito po ay tanong ni Jesus sa lalaking matagal nang may sakit. Isa ito sa kwento sa mabuting balita at sa Biblia na si Jesus ang mismong nagtanong. Si Jesus ang nanguna. Si Jesus ang gumawa ng paraan. Ang tanong ni Jesus, "Ibig mo bang gumaling?" Anong sabi ng lalaki? Sumagot po ba siyang opo o hindi? Ang sagot ng lalaki ay, "Wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw ang tubig." "Ibig mo bang gumaling?" "Wala hong maglusong sa akin." Pinaniniwalaan nung panahong iyon, yung tubig sa Bethesda na pag gumalaw ay ginagalaw ng anghel at ang mauna ay gagaling. Ito rin ang sinasabing tubig ng unang pagbasa sa aklat ni Propeta Ezekiel kung paanong mula sa templo magkakaroon ng kagalingan ang lahat ng mga tao. Minsan, napakaliwanag ng tanong ni Jesus, "Ibig mo bang gumaling?" Maraming pagkakataon, mali ang sagot natin. "Ibig mo bang bumait?" "Ay, Father, marami akong problema sa bahay." Mali ang sagot. "Ibig mo bang maging banal?" "Father, busy pa ho ako sa trabaho." Mali ang sagot. "Ibig mo bang umunlad sa buhay?" "Father, marami akong ginagawa." Mali ang sagot. Ganon din sa Panginoon. Ngayong panahon ng Kwaresma, ang tanong ni Jesus, "Ibig mo bang maging banal? Ibig mo bang mapalapit sa akin?" Tapos marami sa atin, hindi tumutugon. Marami sa atin, iba ang ginagawa. Marami sa atin, iba ang pinagkakaabalahan.
Mga minamahal, ang panahong ito ng Kwaresma ay paanyaya upang tayo'y mapalapit kay Kristo. Pero yung tanong po ni Jesus, laging may kaakibat na responsibilidad. Ibig mo bang gumaling? Ibig mo bang bumait? Ibig mo bang maging banal? Yakapin mo ang krus. Sapagkat ang buhay kagalingan, ang buhay kabanalan, ang buhay kabaitan ay pagyakap sa mumunting problema sa buhay. Mahirap pong sumunod kay Kristo kung ayaw nating maghirap. Dahil ang buhay nating mga Kristiyano ay buhay ng krus. Dahil ang Diyos na ating sinusundan ay namatay sa krus. Pero may pangako ng muling pagkabuhay. Yun ang pangako ni Kristo. Kaya nga po, sa bawat pagkakataon, lalo ngayong panahon ng Kwaresma, lumapit tayo kay Kristo. Lagi niya po tayong tinatanong araw-araw. Ang sagot nga lamang natin, paiba-iba, pamali-mali. Pero ganun pa man, ang Diyos ang gagawa ng paraan upang magkamit ka ng kagalingan. Ang Diyos ang magsisimulang gumawa ng paraan para magkaroon ka ng katiwasayan. Ang Diyos ang gagawa ng kanyang dahilan upang maibsan ang iyong mga pinagdadaanan. Ang gagawin mo lamang, sumunod sa kanyang kalooban. Yakapin at pasanin ang krus sa buhay upang sa muling pagkabuhay, makaisa tayo ni Kristo sa kanyang pagtatagumpay. Sa banal na misang ito, mga minamahal, mamaya sa pagtanggap natin kay Kristo sa banal na komunyon, inyo pong ibulong sa Kanya. Sabihin ninyo, Panginoon, bigyan mo po ako ng malaking pananampalataya at pagtitiwala sa iyo upang ang iyong mga tanong ng ibig kang gumaling ay aking makamtan sa aking pang-araw-araw na buhay. Ibig ko pong bumait. Ibig ko pong maging banal. Panginoon, bigyan mo ako ng lakas na yakapin at pasanin ang aking krus sa buhay. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, iniaalay namin sa iyo ang mga kaloob mong ito bilang pagtanaw namin ng utang na loob sa iyong paglingap sa amin araw-araw at bilang pagganap sa iyong pagkupkup sa aming lahat na iyong binubuhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristong aming Panginoon.
Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmula sa bulan. Sa pilay ay nagpalakad at nakira sana. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa aming kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong dalisay ang aming kalooban at panibaguhin mo ito sa aming pakikinabang upang ang tulong mo ngayon at sa hinaharap ay aming lubusang matanggap sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio taga Pietrelcina, Mungheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan,
lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bilang isa sa mga Archdiocesan Centers for Reconciliation at bahagi ng gawain ngayong panahon ng Kwaresma ay nag-aanyaya sa inyong mangumpisal. Inyo pong makikita sa screen ang schedule ng ating kumpisal. At gayon din naman tuwing araw ng Biyernes, tayo po ay may pagninilay sa Daan ng Krus sa alas 3 ng hapon. Ang mga aklat dasalan ay available sa ating mga tindahan. At bahagi ng ating pagpapalalim ng pananampalataya ngayong panahon ng Kwaresma, ang ating lakbay parokya, Lenten Pilgrimage, ay gagawin natin sa mga simbahan sa Pampanga. Tapos na po pala ang pagpapalista. Pasensya na po. Yung po sa March 21. Maraming salamat po sa inyong lahat at ang ating sunod na misa mamayang alas 10 ng umaga, inaasahan po namin na inyong pananatilihin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais niyong ipanalangin para po sa mga nasa kanilang tahanan. Ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa, iyakapin ang krus kasama si Kristo.
Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili